Hello everyone, it's me Aira and welcome back to my channel. Grabe, kakaligo ko lang fresh na fresh pa to do this review with you guys kasi I'm so excited. Finally, dumating na yung aking Fenty Beauty orders. So we are going to do a review on the primer and the foundation of the Fenty Beauty. Kasi you know, whether the yung weather sa Philippines, akma ba siya sa foundation na to? As you all know naman, itong foundation na to or itong primers or yung line ng Fenty Beauty, they are more of a high-end brand. So medyo expensive siya. Before tayo bumili, at least kailangan alam natin kung worth it ba siya or not kasi nga mahal siya. Plus yung mga foundation range niya, nag-aano siya, nag-oxidize siya kapag hindi mo napili yung tamang shades for you. Nag-order ako ng dalawang Fenty Beauty. Yung iba pa hindi pa siya dumarating, yung mga highlighter. So ito muna for this time, gagawa natin na review muna yung primer at saka yung foundation. So I ordered them from Sephora and thankfully nag-ano ako, cash on delivery, para at least bayad na siya, wala nang problemahin pa pag dumating yung statement account, pag credit card. Kasi hindi na ako nagka-credit card ngayon, medyo nagtitipid na tayo, kaya cash on delivery na. So, ito muna yung in-order ko muna. Yung kanyang primer and of course, the concealer. The foundations. So, without further ado, let's get started. The very first thing that I actually ordered is the primer. So, sa primer niya nakalagay, smooth pore diffusing finish, extended makeup wear, and when you open them, meron siyang 12-month expiration date. So, it claims dito sa kanyang website, it is a shine-stopping pore diffusing primer that smooths the way for better foundation application and longer wear. So, what it does, nothing is sexier than touch-worthy skin, and Pro Filt'r Instant Retouch Primer is the first step to getting there. Paired with Pro Filt'r Foundation, this oil-free primer smooths away the look of pores, visibly even skin tone and texture. So Pro Filt'r works all day to help makeup last longer, feeling lightweight and comfortable. So inside the box, you will get this. Ayan. Sabi nila kamukha lang ka-shade daw niya yung KKW, pero wala akong KKW, so I don't know how to compare them. It has 32 ml or 1.08 fluid ounce, which is okay naman. So, ayan yung kanya. Very luxury. Mabigat talaga siya. So, and it comes with a pump. So half of my face, lalagyan natin ng primer. And half of my face, walang primer. Kasi gusto natin matry kung effective ba yung primer na to for what it claims to be. Para din, syempre, ayaw din natin mag-splurge sa primer na to. It costs 1,850 pesos sa Sephora PH. So, one pump. So, apply na natin siya half of my face. We need a mirror. So, zoom in muna natin siya ng konti. So, we need a mirror. Wow, very ano siya. Parang moisturizer yung feel niya. Alam niyo, hindi ko alam ah, kung ako lang ba talaga o nadadaya talaga ako o gusto ko lang talagang maging maganda yung review ko ngayon. Pero ang unang napansin ko, ayan, ko-close up po sa inyo. Parang dito parang kuminis siya compared dito. Ayan, tingnan nyo. Yung ditong area, parang may flaky skin. Para kasi hindi naman talaga flaky skin. Pero kung mapapansin nyo yung parang nag-smooth siya. At yung amoy niya, hindi siya mabaho or parang amoy chemicals. Hindi siya ganun. Hindi niya totally natanggal yung pores. Meron pa rin naman, visible pa rin naman. Pero parang kuminis siya. I mean, nag-smooth out. So, next, i-apply na naman natin yung foundation. So, yung foundation niya, ito yung... they have 40 different shades. Kaya, may aakma talaga sa mga skin tone nyo. Pati sa mga Pinay skin, meron talagang aakma dito. Dahil 40 shades nga siya. Pwede sa mga Asians. Ayan, so... ayan yung mga shades ng colors. Yung makikita nyo. Ito yung kanyang brush. Which, hindi ako bumili kasi medyo expensive siya.
And meron siyang mga sample size. They have primers and 150 to 420. Nung nag-order ako sa Sephora before, I tried the 150 yung sample size niya. But it oxidized on my skin tone. So sabi ko, baka mas lighter. So instead of getting the 140, much lighter, nag-sure na ako dapat na 130 ang kinuha ko. So ito yung kanyang box. Ayan, I'm in the shade 130. Tapos, also, pag open mo siya, meron siyang 12 months expiration date. And it is a Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation with 32 ml and 1.08 fluid ounce. So, very same lang siya ng content or ng dami ng primer. So, it is a soft matte longwear foundation with buildable medium to full coverage in the range of 40 shades. So, wala siyang SPF. So, pwede siyang pang photo. Wala siyang mga flashback na mangyayari kasi wala nga siyang SPF. Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation gives skin an instantly smooth, pore-diffused, shine-free finish that builds your ideal coverage. The oil-free formula is made with climate-adaptive technology that's resistant to sweat and humidity and won't clog pores so that whenever you are, it's going to work on your skin. Tingnan natin kung very effective nga siya, kung talagang totoo talaga yung kiniklaim niya. Now, this foundation, kailangan mo talaga siyang, you know, iswatch muna sa skin nyo, tapos maglakad-lakad kayo dyan. Antayin mo muna siya, dahil mabilis nag-oxidize siya. Pasensya na kayo kung naririnig yun na naman yung permission ibo namin, ha? While doing this review. Anyway, so, eto siya, ganyan na itsura niya. It is very different with how the primers look like. Ayan. Same lang na packaging, but the color is different. So, in the, ano, bottle, I thought, naku, shit, 130 kinuha ko. Dapat sabi talaga ato 140 na lang, ibis, di ba? Kasi parang ang light niya, bes. I swatched on my hand. I never use it, okay? Pero, siswatch ko sa hands ko para malaman ko talaga if match ko nga siya. Kasi nga, di ba, sa online lang tayo mo order. In-apply ko sa kamay ko, sabi ko, naku, maputi. Ang time ko siya mag-work, okay naman sa skin tone ko. So, go tayo dyan. So, ayan. So, again, half of my face my primer, half of my face walang primer. So apply na natin siya. It also comes with a pump. Ayan, shake muna natin. Shake well. Sabi niya shake well. So apply na natin siya at the back of my hands. One pump muna. So ayan, very runny siya, oh. Pero okay naman yung kanyang runniness. So apply na natin siya sa skin. Nag-update kasi yung ano ko eh, iMac ko, kaya ganyan. Sobrang init na init ako ngayon. Well, it looks white. Pero go-oxidize to, hintay lang natin siya ng konti. Alam niyo, kailangan niya siyang i-blend ng mabilis kasi mabilis siyang mamula yung mata ko. Mabilis siyang nagsiset. My first application and first impression, parang I'm not impressed. I'm so sad. I don't know, ha, pero tingnan natin pag nag-set siya, ha. So ito yung kalahati ng face ko. So it is medium to full coverage na. Pwede mo siyang i-build to full coverage. Now, what I see, sobrang nahirapan ako i-blend dito, oh. Ayan, kung makita nyo, zoom in natin. Ayan yung skin ko, oh. Sobrang kanina ko pa biniblend yung area na to. Ang hirap talaga niya i-blend. Sabi nila, madali, super bilis lang niya ma-blend. Pero yun yung weather ng Philippines to, ah. Ayan, kung makikita nyo, wait lang. Ayan, oh. Akala ko ba nag-smooth siya dapat? So, ayan yung ano nyo, oh. Kanina ko pa ito binablend, eh. Ayan, inantay na lang natin. Yun yung first application ko. So, ngayon nag-set na siya into my perfect skin color. Oh, kita nyo kanina, di ba, sobrang magkaiba sila. Sobrang light nito. Pero ngayon, tingnan mo, halos pareho na siya ng aking face.
Okay, apply na natin sa kabilang face na walang primer. Tingnan natin kung same sila. So again, one pump din. I think pag gagawin mo to, kailangan ano ka, may electric fan ka or naka-aircon ka. Kasi so far, mainit dito sa kwarto ko. And, dami. And siguro kaya parang yung foundation, hindi siya masyadong... Huwag niyong kalimutan yung leeg kasi ayaw mo namang magmukhang ching-chang-chu. Okay, we're finished and we're done. Inaantay ko lang siya ulit mag-set ulit sa skin ko kasi mag-oxidate siya in a few minutes para maging akma sa skin tone ko. So, hindi siya sobrang puti. First application, mamukha lang siyang maputi kasi 130 yung shade niya. Pero pag tumagal, mag-oxidate siya into my perfect match. Now, i-verdict na natin siya sa first application with both sides. Now, kung nakikita nyo kanina, diba, ito yung area na meron tayong foundation at ito yung area na wala tayo. I mean, ito yung area na may primer, ito yung walang primer. So, unang napansin ko, tingnan nyo to. Medyo may, ano dito, ayan o, namuo siya ng konti sa may primer. Tapos, ito yung walang primer. Diba? Wala, hindi siya namuo. And so far, wala akong nakitang difference. Yung kanina lang na parang nag-smooth out ang skin ko sa kabila. Pero so far, parang pareho lang siya. So, doon ko napawaw doon sa primer. Kasi so far, sa application, parang pareho lang siya. Yung outcome ng finish, parang pareho lang siya. Except lang doon sa sinabi ko kanina, parang nag-smooth yung dito. Pero nung nilagay ko na yung foundation, parang wala lang. Parang pareho lang siya. Puro parang. Ilangin mo ngayon, ilang beses ko sinabi yung parang. Halos parehas lang siya. Ayusin ko lang yung dito sa ilong, ha. So, I'm gonna finish the whole look and then I'll be back. Tapos na akong apply yung aking makeup and so far, flawless. Ang flawless ko, bes. Ang ganda ng skin ko. When I look in the mirror, tama yung sinasabi nila, ang ganda. This foundation is phenomenal. So, ito yung first application ko. It is already been... 11 a.m. pero actually natapos ako 10:30. So mag-start tayo ng counting sa 10:30, okay? Ayan. Para makita niyo na it's ayan, Manila 10:59 but I'm actually finished 10:30 na applying the foundation and the primer. So mag-start tayo sa 10:30 sa ating countdown. We will check in a few hours kung may magbabago ba sa mukha ko or mag-oily ba ako. By the way, ang aking palang skin, it's very dry ako dito sa area na to, tapos sa T-zone. Slightly oily pero more or less magsa-side ako sa dryness. Mabilis lang ako pagpawisan kaya mukhang oily dahil malaking surface area ang aking noo. But what I can see, very flawless talaga siya. Ang ganda ng finish. It oxidized to perfectly ang skin tone ko. But same pa rin ang aking sasabihin na this is the area na may primer. Ito yung walang primer. At so far, halos parehas lang. At yung walang primer, lumalaban, bes. Lumalaban siya, bes. Kasi yung sa ilong, kanina, diba, sabi ko sa inyo, yung may primer, parang namuo pa siya. Pero yung walang primer, parang wala. So again, we will back and we will check in if this foundation will last long dito sa magandang weather ng Pilipinas. So, we'll be back. Okay, I'm back. So it's already 3:15. So more than 4 hours na itong nasa mukha ko. Magka 5 hours na siya. And so far, ang nakita ko, nag-cake siya dito sa mga side. Diba sabi ko sa inyo, I'm combination skin. Yung T-zone ko, yung dito, nag-oil up siya. Tapos yung dito, dry talaga siya. So dito, ayan. Kung makikita nyo, nilamilipad na aeroplano. Kung makikita nyo, i-zoom in ko siya sa inyo. Alam kong pansin, pero nagki-cake na siya dito sa area na to. Ayan o, nagki-cake na siya dito. At saka dito rin. Ayan. So, it's supposed to be... Tapos, medyo... Alam niyo naman sa weather ng Pilipinas, sobrang init talaga. Yun pa lang yung nakita ko. So far, nandun pa rin naman yung foundation. Both of them, pareho. Wala akong nakitang difference.
with the primer or without the primer, parehong wala. Parehong nag-cake dito sa area na to. Tapos, may mga oil din siya dito. At saka dito. Mas ano pa nga, parang mas maganda pa nga yung walang primer eh. Kung tutusin. So, ayan. Sobrang pawis na. Ibablot ko lang siya using a mini soblot blotting oil absorbing tissue. Blot natin siya kung gano'ng kadami yung makukuha sa side na to. Okay. Dito yung side ng my primer. Ayan. Ganun lang naman. Kukunti lang naman siya. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako super oily. Sa side na to. Oh, halos parehas lang siya. Mas madami pa nga yung sa ano eh, may primer. So, look. Actually, pawis na lang yung iba, hindi na oil. Tapos, yung cakiness, hindi naman sobrang dami. Ano yung tuldok-tuldok na cakiness na ganun? Ayan, meron pa din siya. Pero like I said, sabi ko nga, the primer doesn't help anything. So I'm not really impressed with the primer. So I'll be back for my last verdict on this primer and foundation. So we'll see you again later. Hi everyone! So I'm finally back with my last and final verdict with this two Fenty Beauty, the primer and the foundation. Now it's been 9:30 p.m. at gusto ko ng 9:30, it's been 9:30 p.m. at gustong-gusto ko nang maligo dahil gusto ko na matanggal ng makeup. Usually kasi alas 6 pa lang natatanggal na talaga ako ng makeup pag nasa bahay lang ako. So it's been 9:30, so kailangan ko na magtanggal ng makeup. So last blotting na natin to. So blot na natin siya. So ayan yung nakuha natin na oil. Okay, so aking final verdict. Start muna tayo sa dito sa primer. Now what I noticed, primer is 1,850 pesos. It's really expensive for a primer. I bet you can find a lot of primer just the same as this one. Ang maganda lang sa kanya, it's very hydrating when you apply in your skin. Very smooth siya pag inapply mo. Maayos naman siya pag apply ko kanina, wala akong naging problema. Longevity actually really same with primer and without primer, pareho lang. I have nothing to compare, pareho lang talaga sila. So pwede kayong gumamit ng primer or not. So I suggest no need to buy this one kasi nga mahal siya, plus it do pareho lang naman sila ng effect kahit walang primer. So with the primer, medyo tabi ko muna siya. Kung if ever nabibili kayo, go with the foundation, because foundation, this one, the best. Long-lasting, it makes your skin really porcelain, para kayong Barbie. Yun nga lang, kailangan mo na magandang base pag-apply mo nito, especially when you are dry. Siguro kung oily kayo, maganda siya. Pero pag dry kayo, it will emphasize dry patches kasi nga very matte siya pag after mag-set sa inyong skin. And then get the lighter shade than your skin color kasi nga nag-o-oxidize siya. So with this foundation, I'm loving it. I will keep on using them dahil nga peg na peg ko talaga siya. Maganda talaga yung application niya. Ang maganda sa skin. Tapos very makinis pa, yun lang. Sabi ko nga, if you are dry skin, mag-emphasize siya ng mga dry patches. So kailangan mo na magandang moisturizer or magandang base and primer to match with this foundation, because the primer, I really don't like it. By the way, this one is 1,850. Both of them are high-end. And of course, sabi ko nga, go with this foundation instead of the primer. Skip the primer, go na kayo sa foundation. I highly, highly recommend it. Okay kay Aira yan. So yeah. I really hope you enjoy watching my review. And if you have any question, don't forget to comment down below kung may mga katanungan kayo. And don't forget to subscribe to my channel. By the way, dumating na pala yung aking mga package, other Fenty Beauty products. At i-review ko din sa inyo yon after this one. So hopefully, ma-edit ko na to and then ma-upload ko na para magawan ko na ng review ulit yung iba pang products such as highlighter, concealer, contour stick, tsaka yung powder niya. Dumating na siya kanina, so I'm really, really happy with that. So I really hope you enjoyed this video, and don't forget to thumbs up if you like this video, and we'll see you again next time. Bye!